Hi guys, this is Maria's Journal and welcome back to my channel. And for today's vlog, we're gonna be discussing about moving on. And again, hindi po ako expert. I'm just gonna share the things that worked for me that hopefully would work for you too. So may nagtanong sa akin kung totoo bang nakaka-move on ang isang tao. Well, aminin na natin marami tayong past relationships na akala natin mamamatay na tayo pag nawala sila. Pero, well, buhay pa rin naman tayo, so definitely, nakaka-move on talaga ang isang tao. Siguro iba-iba lang ng proseso and iba-iba lang ng time frame. Merong matagal o merong mabilis. Depende siguro sa naging relationship. Para sa akin, bago talaga maka-move on ang isang tao, meron talagang in-denial stage na dapat lagpasan. Ito yung stage na alam mo na yung sagot, ayaw mo na, or alam mo wala ng pag-asa, pero parang gusto mo pa rin bumalik ng bumalik. Siguro dahil merong fear na baka meron kang hindi magawa. Kasi mahirap mag-move on talaga kapag maraming what ifs. So ako pag ina-advisean ko yung mga kaibigan ko, tapos feeling ko talaga na parang, well, lahat naman tayo ganun, na kahit anong i-advise sa atin ng kaibigan natin, kapamilya, kamag-anak, gagawin pa rin talaga natin yung gusto natin at the end of the day. But I understand kasi mahirap talagang mag-move on ng maraming what ifs. So minsan, kailangan ng tao talaga mapagod and kailangan mong ubusin yung mga what ifs para kapag decided ka na mag-move on, wala ka nang iniisip na baka pag ginawa mo to, baka ganun yung nangyari. Pag ginawa mo yun, baka sakaling mag-work, diba? So wala kang pagsisisihan. So feeling ko yun yung unang stage talaga. And that is to do all what you can do. Kasi hindi mo naman din talaga siya mapipigilan. So, next thing na may a-advise ko is magkaroon ka ng panibagong routine. Kasi may nakapagsabi sa akin before na ang isang relationship, parang routine yan na mahirap to break. Mahirap baguhin. Kasi for so many years, for so many months, syempre, part yung tao na yon sa araw-araw mong ginagawa. So, kailangan mo na bagong buhay. Maaring balikan mo yung mga bagay na ginagawa mo nung hindi pa kayo. Maaring gawin mo yung mga bagay na gusto mo sanang gawin na hindi mo magawa nung kayo pa. As long as it's healthy for you and as long as hindi siya dadagdag sa magiging stress mo sa mga susunod na araw. Kasi nga, hindi naman ganun kadali talaga mag-move on. So, next thing na kailangan mong alalahanin ay ang pag-move on, mahirap na journey yan. So, kailangan mo yung sarili mo. So, mag-ayos ka, magpaganda ka, huwag mong gawing kawawa yung sarili mo, huwag kang magmukmuk, kasi hindi mo naman din deserve talaga yon in the first place. And kahit na broken-hearted ka, hindi naman pwede na magpa-drug ka dun sa emosyon mo. Kasi ang mangyayari, dadagdag yun sa stress mo. So, for example, ang tendency ng isang broken-hearted, mawala ng gana sa mga bagay-bagay. So, pag nangyari yun, naapektuhan ng work, naapektuhan ng daily activities. So, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng maraming oras para mag-isip ng negative, para umiyak, para kaawaan yung sarili mo. So, isa yun sa mga bagay na kailangan mo talagang labanan. Mahirap siya, oo, pero you have to push yourself. Tapos, as one step at a time. Like, ayusin mo yung kama mo, ayusin mo yung gamit mo. Mag-start ka sa mga small things and dun mo makukuha yung energy mo to do other things sa isang araw. Next pa na tip, dahil nung mga time na broken-hearted ako, mahilig ako magbasa ng mga self-help books. And scientifically proven na nakakatulong ang pag-exercise para gumanda yung pakiramdam mo, para gumanda yung mood mo. At kapag nagpapawis daw tayo, mahirap talagang makapag-isip ng mga negative thoughts. So, isa yun sa ilagay mo sa routine mo, mag-exercise ka. Tapos, siguraduhin mo na may tulog ka ng maayos. Kasi mas nakaka-depress sa pagkakulang tayo sa tulog. Mas ano yung emosyon natin, mas magiging mas malungkutin tayo, ganyan. And huwag kang magpapalipas ng gutom. Importante yan. At tandaan mo, hindi kayo magbabalikan kahit magutom ka. So, kainin mo lahat ng gusto mo. It's your time to shine. Tapos sabayan mo ng exercise. Next, sa mga oras na nakapag-decide ka na mag-move on,
dapat itatak mo din sa utak mo na vulnerable ka. So, ito yung mga time na ayaw mo muna dapat mag-entertain na kahit na sino, na guy, na ganyan, na magko-comfort sa'yo. Kasi, maaring magkamali ka ng desisyon and masaktan ka ulit. And worst scenario, makasakit ka din ng tao kasi parang kailangan mo lang siya dahil malungkot ka. So, wag mong gawin yan kasi ang tendency, makakadagdag ulit yan sa iisipin mo dahil hindi naman madaling mag-deal ng isang relationship lalo kung nasa early stages ka pa ng pag-move on. Kawawa lang din yung tao na, alam mo yun, na gusto sanang pumasok sa buhay mo pero hindi ka naman niya makukuha ng buo. So, kailangan buuin mo na muna yung sarili mo kung hindi man 100% okay lang yon, basta at least may pundasyon ka na ulit, you know, para makipag-date or para makipag-relasyon. So, another thing na ma-advise ko, pag-decided ka na talaga na tapos na at gusto mo na talagang maka-move on, lumayo ka sa mga bagay na mas ikakasama or ikakasakit ng puso mo. So, huwag kang mag-stalk. Huwag mong alamin, huwag kang kumalap ng information tungkol sa ex mo, tungkol sa mga ginagawa niya, or kung ano mang meron sa kanya, or kung may bago na ba siya. Kasi, yan yung mga bagay na hindi mo kailangan ngayon. And ako, talaga sa totoo lang, nung mga time na yon, halos shinot ko talaga yung door ko sa kahit na sino na posibleng magbigay sa akin ng information. Kasi, gusto ko ding respetuhin nila yung nararamdaman ko and yung space ko. You know, may mga tao kasi na walang intention na saktan ka pero minsan hindi talaga nila nagigets na hindi mo naman kailangan yung mga bagay na yun. So, kung meron ka mga tao na, alam mo yun, na toxic at hindi masyadong iniintindi yung mararamdaman mo, well, hindi mo sila kailangan sa panahon na ganito. Tapos, since tayo ay malungkot at nasasaktan, ganyan, ang tendency ay maglalabas tayo. And it's okay. Kailangan mo talaga ng kausap. Kailangan may mapaghingahan ka ng nararamdaman mo. May mapagsabihan ka. May marinig ka na advice. Okay lang yun. Pero kasi ang nangyari sa akin before, and ewan ko lang, pero again, baka mag-work din nga sa inyo. Naranasan ko kasi talaga yung natuto akong uminom. Tapos, well, natuto kasi ako uminom talaga mga 23 na ako noon. Naglasing talaga ako like araw-araw talaga. Kasi akala ko parang mas makakatulong ko party-party ako tuwing gabi, ganyan. Pero sa totoo lang, kada matatapos ang isang masayang gabi or paglasing ka, kinabukasan, mas worse yung pakiramdam. Hindi ko sure kung bakit, hindi ko alam, or siguro dahil may hangover. Maliban dun, siguro dahil mas mararamdaman mo na, mag-isa na naman ako, ganon. So, and dapat enjoyin mo yung company ng, alam mo yun, company ng sarili mo. Mag-enjoy ka sa sarili mo muna. Lumabas ka once in a while, pero make sure na makipag-bonding ka din sa sarili mo. Kilalanin mo ulit yung sarili mo para emotionally stable ka. Para kahit na matapos ang isang kasiyahan, kaya mo yung sarili mo. Ito naman, na lalo na sa early stage ng pag-move on, minsan makakaramdam ka or matitempt ka na, i-text ko kaya siya, kumustahin ko kaya siya, tawagan ko kaya para marinig ko yung boses niya, ganyan. Well, let me remind you that desperate is not attractive. So, huwag mong gawin yan sa sarili mo. And tandaan mo na you can't force someone to love you or to like you. Okay? Ang tao, kapag gusto ka, kapag mahal ka, hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangan mag-todo effort para mapansin ka niya. And kung ano man ang naging problema nyo sa relationship nyo, kahit ano pa man yan, kung gusto niya talagang magstay, magsistay siya. So, ang goal mo ngayon ay para sa sarili mo. And sana maisip mo na lahat ng gagawin mo ay para sa sarili mo at hindi para sa kanya or para sa iba. Kasi minsan, nagmo-move on tayo, may kahaluyang parang para patunayan ko sa kanya, para manghinayang siya, ganyan.
no, wag yun ang maging goal mo. Kasi ang tendency nun, binibigyan mo lang din sila ng privilege na patakbuhin yung buhay mo. So, dapat ginagawa mo yung mga bagay-bagay because you feel good about it and because you love yourself, you value yourself, and not for any reason na dahil na naman sa ibang tao or dahil sa ex mo. And lastly, don't forget to pray. Alam ko pa ulit-ulit ako na mag-pray tayo. Well, that's the good thing about praying. Meron talaga siyang epekto sa buhay natin na kakaiba. Hindi ko ma-express, hindi ko maipapaliwanag. Pero I will guarantee na every time na feeling mo mag-isa ka, every time you pray, mawawala yung loneliness mo, yung emptiness mo. Kasi tandaan mo that God is closer when you're weak. Kung kailan ka mahina, dun ka pinakamalakas. So, every time na gusto mong umiyak, umiyak ka sa Kanya. Mas magandang umiyak sa Diyos kesa umiyak sa tao. Iba yung mararamdaman mo na relief. I can say na yung relationship ko with God is very solid. Kasi lahat talaga, ibinibigay ko talaga sa Kanya. And believe me, it really works. It really works. Minsan sumusulat pa ako ng letter. Minsan sumusulat ako sa phone ko pag di ko na kaya. Na instead na sabihin ko sa kaibigan ko or kung kanino man, sasabihin ko na lang sa Kanya. And you know, He's really powerful. Like, His grace is really something na kailangan mo kapag gusto mong mag-move on. So, you know, kung hindi mo pa yung nagagawa, i-try mo. And, yun nga, mag-guarantee ko na iba yung pakiramdam. And kung meron akong hindi nabanggit na nag-work sa inyo nung nag-move on kayo, baka pwede nyong i-share para matulungan natin yung mga tao ng gustong makarinig nito. And kung ikaw naman ay nag-move on ngayon, huwag kang mag-alala, matatapos din yan, huwag kang mag-give up, and huwag kang babalik sa zero, okay? Every time na makaka-step 1 ka, step 2, step 3, ganyan, huwag kang bibitaw, huwag kang marupok, okay? Ituloy-tuloy mo lang yan. Isang araw, magugulat ka na lang na tapos na, wala na, tapos tatawanan mo na lang na naging ganun ka. So, tuloy-tuloy mo lang. One day, pagkising mo, bagong chance na ulit, tapos may tao na darating na dun mo mararamdaman na, yun, boom, siya na. Pwede na ulit. Ganon. So, wag mo madaliin. Lahat ng klase ng sugat, it takes time to heal. So, lalo na ang puso, napakatagal gamutin yan. And kung may trust issues ka, yung diniscuss ko last time, wag mo i-pressure yung sarili mo. You have all the right to feel that way. Wag mo hayaan na i-judge ka. OA mo naman, na drama mo naman. Okay lang yan. Ganon. Wag kang magpadala sa ganon. Kasi, ang mga tao, iba-iba tayo ng pag-tolerate sa mga bagay-bagay. So, depende sa personality natin. So, yun lang guys! I'll see you on my next vlog. And kung di ka pa nag-subscribe, subscribe ka na please. And don't forget to click the bell button para ma-notify ka kung may bago akong video. Bago yun. Yun lang! Stay healthy, stay at home, and God bless you! Bye!